ang inspiration eh. Ginawa ko siya, pero yung buhay ko nasa kanya eh. Ang pagkaiba lang, siya mapera, ako hindi. Iwan na pamana ko po sa mga And now, suggestion ko lang po yun. The President of MFCI North Negros Occidental, President Violeta Laurencio. Yan. Alright. Dito po tayo, President, para malalagyan ko kayo ng pangalan. Teka lang po, lalagyan ko lang po kayo ng pangalan, President, ha? Bakit mawala? Ayun. Kumusta po kayo, President? Wala po kayong boses. Hello. Good evening, everyone. Ayun. Good evening, Philippines. Good afternoon and good morning all over the world. Good evening, Limor, at sa lahat at sa atin nakagwapo na President. Sabi nga yung saling pusa natin na Presidente, highlight na highlight ngayon. Good evening, Sir Dong. Sa lahat ng mga admin, sa ating founder ng FFCI, Francis Leo Marcos, at saka sa lahat na admin po ng FFCI and FFCI family, hello po sa lahat. Ma'am President, nasaan po kayo ngayon? Ako po ay nag-work dito sa Bacolod, pero ako po ay nakatira sa Manapla, Negros Occidental po. Oh, okay. Wait lang po ah. Yan. All right. Medyo mahaba lang yung title niyo po. Ayusin ko lang saglit, ma'am. Ah. Alam niyo, ang hirap dito, siyempre, live po yung ginagawa natin, kaya lahat yan, bago pa mag-start na pa ng show, nakalagay na yan, pero since dahil nga tayo ay live, siguro mas maganda na yung ganyan. Alright, tapos i-highlights na lang natin ng red para... okay na yan. Alright, magandang gabi po, President, marino po ba ang dating ko sa inyo, President Violeta? Wait lang po. Ayan. Habang nagre-ready lang po si President Violeta. Mega love shout out again. Okay. Mega love shout out muna kay Ma'am Annie sa Fa'amil G ng Saudi Arabia. Ayan. At kila... Sa mga President na papasok, ayun din, nandito rin si Ma'am Susan Maon. Ayan, mega live shoutout. At kay Mami Dolores FLM TV. Mami Cora Raynon, ayan, mega live shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Florina Salgado. Alright, ang bisita po natin ngayon ay si President Violeta Laurencio ng FFCI North Negros Occidental. Alright, Ma'am President. Kumusta po ang weather dyan sa yes, inyo po. Ngayon? Maulan po ba dyan sa inyo ngayon? Hindi po, walang ulan ngayong araw. Yesterday po, malakas yung ulan dito. Pero ngayon, mainit na naman. Dito po sa Metro Manila ay sobrang lakas ng ulan at parang may bagyo nga yata. Alright, bago tayo mag-umbisa, Pang President, ano po ba ang, sino po ba si President Violeta Laurencio? Kayo po ba ay... Sige po, pakilala mo na kayo, Ma'am Violeta, para sa kaalaman ng ating mga kapatid. Thank you so much sa ating host. Ako po ay isinilang sa... bago po, bago Negros Occidental. I'm from the South. Mm-hmm. At ako po ay nakapag-asawa sa North. Kaya tayo ay nasa North naman ngayon. Mayroon akong 7 anak. Sa ngayon, puro na po sila malalaki. Tapos, mayroon lang po akong 2 adopted. Yun po ang naiwan na pamana ko po sa mga magulang ko.
isa kong kapatid na PWD at may anak din na PWD. Siya po ay isang rape victim. Kaya yun po ang kasama ko sa bahay na as of now. Pero nagtatrabaho pa rin ako dito sa Bacolod as a in-house caregiver. But nung 2019, sa kasagsagan po ng COVID-19, namatay po yung patient ko. Patient ko po ay with dialysis. We are undergoing dialysis for almost 7 to 8 years. Mm-hmm. Kaya po, ngayon wala na tayong pasyente. Pa-Facebook na lang tayo. Pero ano at po kayo? Salamat sa mabait na employer po natin na hanggang ngayon dito pa rin po tayo sa... Okay po. Mm-hmm. Sige po, tuloy mo na po, Ma'am President. Ako po ay very lucky sa mga employer natin. Tayo din po ay galing sa bukid. Tayo po ay nasa tubuhan din nung maliit pa tayo. Tinitiis natin maglakad ng mga 7 kilometers away para lang tayo po ay makapag-aral. Pero alam mo naman sa bukid, mahirap talaga at saka masyadong mainit. Kasi 14 kaming magkakapatid, may kanya-kanya kaming obligasyon. Kumbaga, may kanya-kanya kaming part ng tubuhan na kung saan tapusin mo muna yung work mo bago ka gumala, kung ilang linya ng tubo yung dapat mong linisin, ayan po, tatapusin mo muna yun. Kasi mahirap, 14 po kami. Talagang parents po namin, lalo na yung mother ko, know how to read and don't know how to write. So, wala silang, kumbaga, wala silang ambisyon na kami po lahat ay mapagtapos ng pag-aaral. Sa lahat ng magkakapatid, ako yung number 7. Ako talaga nagpursige na maghanap ng paraan. Tayo po ay... umalis sa bukid at tapos naghanap tayo ng venture sa siyudad pero hindi maganda rin at malapit ka, uuwi ka pa rin. Ay, yung ginawa ko talaga, pumunta ako ng Maynila at saka doon ako naghanap ng trabaho muna kasi nag-ambisyon talaga ako mag-college. Kasi yung graduate ka ba na mayroon mo with honors, parang nasayangan nga ako sa sarili ko na wala talaga eh. Wala tayong suporta, wala rin tayong lakas ng magsusupport sa atin. So, nagtrabaho tayo. Nagtrabaho tayo ko sa bahay. Sama tayo sa recruiter. Yun po naranasan ko, sumama ng recruiter. Doon ko naranasan sa first time sa Maynila na kasama ka sa recruiter. Hirap talaga. Pero ato, ginagamit ko po yung utak ko na mamili ng employer. At doon naman, nabuinas tayo sa mga employer. Ayan po, papasalamat natin sa Panginoon na tayo ay na-bless sa mga natatrabuhan natin. Kaya po, nung nakaipo na ako, bumalik ako, saka nag-training ako as a caregiver or nursing aide. No, nursing aide yung dati. For 6 months only. Kaya yun po, yung ano natin is caregiver. At tayo po naman ay nakatrabaho. At saka gusto ko talaga yung mga alaga na mga matanda nga nakahiga, yung nakabedridden, yung mga critical. Kasi yun po yung mga patient na meron tayong malalaking sahod. Kaya kailangan ko kasi mayroon din akong anak, 7. At saka, buenas din ako sa employer, malas din ako sa asawa. Yun lang po ang, pero kahit paman, ginawa natin ang paraan, mapaaral yung mga anak natin sa tulong po ng mga employer natin. Kasi yung isa kong anak, pinaaral din yung employer ko sa Manila. Nakatrabaho tayo dyan, malapit sa iniikutan ng ating pandemic hero, doon sa EDSA. Nakatrabaho tayo dyan sa Corinthian Garden. Kaya nung makita ko si FLM na nagbibigay doon ng mga food pack, doon ako nag-hanga una-una sa kanya.
Kasi nakita niyo sa EDSA? Nasa EDSA po kayo nung time na yun? Nakita niyo po siya personal? Hindi. Nung dati, nagtrabaho ako dyan. Nung 1986, nandyan ako. Ayun. Pero kung nakita ko siya doon na namimigay ng food packs, naalala ko talaga yung place na yun. Tapos ngayon, nung time ng pandemic, bakit ako nakita sa FLM? Kasi nung time ng pandemic, ang patient ko po at ako, nakapasok kami sa isolation room. Wala talaga kaming magawa, mag-Facebook, mag-cellphone, nakatutok sa YouTube ni FLM. Kaya yun po, tayo po ay naging addict na papanunood sa YouTube ng atin pandemic hero. At saka ngayon, President, okay naman. Pasalamatan lang muna natin si Ninong Nazubir. Alright, this program is brought to you by President Ninong Nazubir, California TV, from USA, Super Chat. Mega Mega Live Shoutout, FLM Family, especially Ma'am President Violeta. Soon aakyat ako ulit kasi marami lang inaasikaso. Miss you all guys, sabi ni Ninong Nazubir, California TV sa kanyang Super Chat. Thank you so much. Alright, thank you so much, Ninong Nazubir. President, meron akong gustong alamin sa inyo. No? Kayo po ba ang personality niyo po ba? Halimbawa po, President, ano, nung kahit dyan sa probinsya o kahit sa Maynila, meron po akong toko sa inyo. Ayan, no? Narinig ko. Siyempre daw po sa bahay yan. Siyempre sa bahay yan. Oo. President, ang tanong ko po. Matagal na yan. Ang tanong ko po, President, sa sarili niyo po ba, halimbawa, may lumapit sa inyo, ano po ang ginagawa niyo kung may humihingi ng tulong sa inyo? Actually, 2018 pa ako sa Facebook. Natutulong na talaga ako. Kasi marami akong groups kung saan tayo rin tumutulong sa mga members natin. Talagang kung may lumalapit sa iyo, talagang lahat ibibigay mo eh. Kahit yung konti lang natitira sa bolsa mo, ganun talaga ako. Mm-hmm. Tapos, mayroon tayo program sa Star TV Philippines that is on Facebook also. Tayo ay isang admin dyan. Mayroon ako dyan program na yung caption niya ay mula sa puso. Yung piso-piso Gcash mo makadugtong ng buhay. Doon tayo nag... Pag-usapan natin yan mamaya, President. Tulong. Lang tayo, hindi. President, ipag-uusapan natin mamaya yan, yung piso-piso na yan. So, ibig sabihin po, kayo po ay, kayo po sa inyong sarili ay talaga pong mapagbigay din po kayo. Bukas palad sa mga sa mga nanghihingi ng tulong. Sobra especially po. Yung talaga. Sobra po. At tutulong tayo, lalo sa mga may sakit. Nakafocus lang ako sa may sakit. Hindi ako nagpo-focus sa yung nakita ko. Yung healthy naman, mataba naman, hindi ako nun. Bakit po ang damdamin niyo po ay, bakit po, President, ang damdamin niyo ay parang malambot po kayo sa may mga sakit? Bakit po? Alam mo, maya po tayo na isang heart warrior. What I mean, kung titingnan mo siya nung maliit pa, kasi mula nung nasilang siya, may defekto na yung heart niya. Kung titingnan mo siya, hindi siya aabot ng age. Ngayon, 22 na siya. Hindi siya aabot ng age niya kung hindi tayo nanghihingi ng tulong sa iba. At tayo rin siya nabubuhay din sa tulong ng iba. Diba mo, wala rin kaming kakayahan. At saka, ang diskarte lang po ay humingi din tayo ng tulong ng iba sa magandang paraan. Mm-hmm. Hindi naman yung sa Facebook, di ba, Shirley Moore, sa Facebook, maraming mga pa-games, yung mga group. Diyan tayo nang sumasali sa mga games, sumasali sa mga raffle. At tayo naman po ay very lucky po. Kahit yung cellphone ko na to, panalo ko rin to eh. Ito, sa mga spin win, sa mga Facebook, sa mga YouTube. Kaya ako, nakababad talaga sa YouTube. Yung mga YouTube na nagpa-games, nagpa-prize. Nakababad ako dyan kasi gusto ko
yung makukuha ko na prize. Ayan po, tinutulong din natin at saka mini-maintenance din ng Heart Warrior natin. At ang What Have kong apo, yun po ang mini-maintenance niya. Kasi sa group, blessed din ako kasi sila din, sila din nagdo-donate, katulad kailangan ng apo ko ng oxygen, may taga-donate ng regulator, may taga-donate mismo ng oxygen, yung ganun talaga yung buhay. Kasi galing sila sa probinsya, pinapamasayan po papapuntang Maynila kasi dapat nasa heart center yung gamutan niya. Tapos, kung ikaw ba yung walang-wala, anong gagawin mo? Manghihingi ka o mga diskarte, doon ako na ano talaga sa Facebook. Natututo magpindot. Wala pa akong cellphone noon. Medyo sira-sira pa. Pero tiniis ko talaga yun. Para makakuha lang ng donation sa iba, sa mga groups, sa mga founder ng groups, at saka sa mga games mo. Minsan nga, natalo ako sa games eh. Pero binibigay pa rin yung panalo sa akin kahit ako natalo. Kasi alam nila kailangan ko. Yun ang mga bagay na dito sa puso. Kaya nga kami tumutulong. At saka, very lucky naman kasi ang mama niya was elected as a president of Heart Warrior of the Philippines Incorporated. That is all over the Philippines also. Katulad po sa atin ng parang incorporation. Pero sila po, ang Heart Warrior of the Philippines, very lucky yung apo ko kasi yung mama niya was elected as president of the Philippines. That is all over the Philippines. May chapter din sila sa mga lugar-lugar. Lahat ata, Luzon, Visayas, at Mindanao. Tapos ngayon, lumalaki na yung groups nila. It's about more than 20,000 na yung Heart Warrior na dinidiskarte nila para makaopera ng libre. That is free. Lahat yan, nag-iipon lang ng guarantee meter. Hindi sila ang nagbabayad. Apo, President, ito pong Heart Warrior na organization, ito po ay samahan ng mga bata, kahit sino pwede sumali dito basta may problema sa puso, ito po ba yun? Yes po, yes po. Pwede ka makahingi sa kanila on how you will do o anong gagawin mo para maoperahan ang anak mo na wala kang pera. Kasi sila po naman, marami silang, makalapit sila, mabilis sa mga... sa mga senator, yung mga guarantee letter, makahingi sila, makaipon pa na. Makaipon nila half million. Yung may mga karamdaman sa puso ito, no? Pero yung may mga pusong sawi, hindi po pwede sumali dito? Ang mga pusong sawi, katulad sa iyo, Sir Limor, hindi pa pwede sumali. Salamatan ko lang muna ito bago magalit sa akin. Alright, magandang ilang shoutout kayo ng Saragosa Messi. This program is brought to you by Ma'am Saragosa Messi from Japan, Super Chat. Hindi mo ako shoutout Limor, sabi ni Ma'am Saragosa Messi sa kanya, Super! Super! Super Chat! Thank you so much, Ma'am Saragosa Messi. Alright, Brinake ko lang para medyo masaya yung ating kwentuhan, President. Ano? So, marami na po pala kayong mga organization na nasamahan. So, sanay na po kayo pagdating sa mga ganyan, especially sa mga pagtulong. Yes po. Yung buhay niyo po dati ay talagang, masasabi po ba natin na dati ang buhay niyo po ay talaga pong sobrang hirap po ba? Or ngayon po, kumusta naman po ang sitwasyon ng inyong buhay dyan sa Bacolod? Kasi sa Negros. Dati talaga, directly talaga, sobrang hirap. Siyempre, may tito kang anak, tapos kulang yung income mo. Pag ang asawa ko lang, hindi talaga kami, hindi mapaaral. Importante naman yung pag-aaral, yung pagkain. Malapit naman tayo sa dagat, di ba? Mangunguha ka lang ng siyel, mamumulot ko lang ng suso. Ang ibig ko sabihin, parang hindi masyado problem yung pagkain. Kasi may mga source eh. Oo, may mga source. Bigas na lang yung hahanapin. Ang importante kasi sa akin, yung pag-aaral po ng pito kong anak. Kasi meron din akong tambal. Di parang sabay-sabay. Parang nakakaluka. Parang hindi mo alam kung anong gagawin mo. Saan mo pupulutin yung araw-araw mo na pamasahe, yung mga gano'n.
Pero sa ngayon, medyo ano, tatlo kong babae, nakagraduate din ng college. Yung eldest, yun ang may anak na hot wire. Graduate yan na ng accountancy. Dati sa Evergutesco yan nag-work. Diyan sa Maynila, doon sa Evergutesco yung malaki. Nag-work siya dyan as accounting clerk. Tapos, pwede natin imangkot yan, President, yung lugar na pinagkita, baka may pumunta. Basta, nakagraduate siya. Ilan mo po ang pinag-aaral niya ngayon, President? Ilan pa po? So ngayon, wala na po. Ah, wala na. Graduate wala na sila na. Wala na. So, medyo 17 na tayo, 16 na. At 17 na po ba kayo? Akala ko nasa ano lang kayo, nasa 40 plus. Ang akala ko 40 plus lang. 17 na pala, sige ma'am President. No, 69 po. Mag-17 na. 69 pala, bumawas sa isang taon. So, ayan, ha? 69 years old si President. Alright, basahin ko lang muna ito. This program again is brought to you by President Mami Clarita Di Mayuga, FFCI Laguna Chapter President, Super Sticker! Thank you so much, President Mami Clarita Di Mayuga. Alright, thank you so much. Sa ngayon po, ano po ang pinagkakaabalahan nyo ngayon? Nag-work pa rin po ba kayo as caregiver or meron pa kayong regular na pasyente na pinag-workan ngayon? Wala na po. Pero dito pa rin ako. Adapted. Andiyan sa bahay. Andiyan kayo sa bahay. Oh, that's 18 years. 10 years na ako dito eh sa kanila. Tapos, siguro next year. Next year, mag-re-retire na tayo. Magpahinga na katulad. Next year talaga, 17 na tayo. Kailangan din natin mag-relax. Mag-aliw-aliw ba? Kung saan pupunta. Kailangan natin yan. Ma'am President, ibig sabihin, tapos wala na kayong inaalagaan dyan, pero naandyan pa rin kayo sa bahay ng employer nyo. Tama po ba? Yes po. Tuloy-tuloy pa rin po ang sahod natin. Wow. Kaya po, di ba maganda? Ano na po ang ginagawa nyo? Since wala po kayong inaalagaan, ano po ang ginagawa nyo dyan? Relax-relax na lang po kayo dyan. Hindi. Ito kasi yung kung sabi ni boss. Sabi ko kasi, nung namatay yung patient ko, sabi ko, boss, uwi na ako. Sabi niya, dito ka lang, mag-Facebook ka lang, kumain, matulog. O, diba? Pero hindi naman, nagtutulong naman tayo dito sa sa katulong, mga garden. Baka President, baka naman yung boss mo na yan, nakapalagay na kayo ng loob, parang itinuring na siguro kayong kapamilya. Hindi, sobrang kasing servisyo rin. Sobrang hirap din yung servisyo kasi nung time ng COVID, natutulog tayo sa sahig doon sa hospital. Walang-wala eh. Kahit magkuha kami ng special nurse, mapera sila, pero wala kaming makuha because of the pandemic. Yan sigurong naisip ni boss. Kasi sa bahay daw, magtatrabaho ako dito daw, kung gusto ko matulog, matulog, gusto ko lang kumain. Doon daw sa bahay namin, kasi may apo ako doon, di ba, mapagod ako daw doon. Eh, dito, pahinga muna, kasi kakapahinga lang, pagkamatay ng patient ko. Nag-dialysis kasi kami, matagal kami nag-dialysis, sa hospital kami twice a week, habang na may pandemic, nasa ospital kami. Kaya, pati yung pasyente ko nanonood yun eh, idola yun si Sir Leo Francis. Nandiyan po siya ngayon, nanonood sa atin ngayon, nanonood sa atin yung boss mo? Oo. Oh, ay, shout out po natin. Natutulog na oh. Kala ko nanonood ngayon. Alright. Okay. So, by next year, decided ka na mag-retiro at uuwi ka na sa inyo para pero mabait talaga sila kasi imagine, wala na kayong inaalagaan niya pero still patuloy pa rin yung sweldo nyo at pinapag-relax na kayo dyan sa bahay nila. Kasi ganito yan eh, President, ano? Ang nakikita ko dyan, yung dedikasyon mo sa pag-aalaga doon sa magulang nila o kamag-anak nila, ipinakita mo na parang itinuring mo siguro na hindi iba yung iyong inaalagaan. Parang itinuring mo siyang kapatid o nanay o ano man. So nakita nila yung dedikasyon mo sa trabaho. Kaya ang binalik nila sa iyo, parang, di ba, parang ganun, mababait yung boss mo, palakpakan po natin ng
boss ni President Violeta Lorenzo. All right. Ito po ang una katanungan na President, ano? Bakit po kayo sumali sa FLM family? After nung nakita nyo si boss nung panahon ng COVID, ano po ang naramdaman nyo? Bakit po kayo nainganyo at bakit kayo na-addict din kay boss? Hindi ko alam eh. Parang ginawa ko siyang inspiration eh. Ginawa ko siya. Pero yung buhay ko nasa kanya eh. Ang pagkaiba lang, siya mapera, ako hindi. Yun po ang ano. Kahit minsan, nagsasabi ako, sana kung mayaman lang ako, katulad ni Idol, ganun din ako. Yung mga ganun ba. Wala rin talaga ako balak na sumali dito sa FFCI family. Kung talaga ako member lang ng Bacolod FFCI. In-introduce ako doon ni Ma'am Icor. Si Ma'am Icor nag-introduce sa akin sa FFCI Bacolod. Pero si Ma'am Messi Cortez is my friend also. Siya nahikayat sa akin. Sige, mag-apply ka na ng ano, ng chapter kasi magkaiba kayo, magkalayo kasi yung ano ko, magkalayo daw yung place ko sa Bacolod. Tama nga, malayo rin kasi 50 kilometers yata away kami to Bacolod. So, na nakita niya siguro yung ano na ako gusto ko rin mag-campaign. Nang campaign period yun eh. Pinadala niya ako, siya lang yung kaisang supporter na FLM na nagpadala sa akin dito ng tarpaulin. Siya yung nagpapadala sa akin. Ngayon, kaya lang, 15 piraso lang. Yun, nilalagay ko yun sa mga tricycle. Kasi yung tricycle, kasi nagbabiyahe. Kaya, yun si Ma'am Messi, malaki yung papasalamat ko dyan sa kanya. Kasi siya talaga napursigi sa akin na mag-initiate ng isang chapter para din sa Negros North. Kaya, Ma'am Messi Cortez, thank you so much. Yeah po. Thank you so much, Ma'am Messi.